mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Mga layunin ng paksa natin ngayon, una, nasusuri ang iba't ibang kabihasnan tulad ng Mesopotamia at India batay sa kanilang politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at tipunan. Ikalawang layunin, natutukoy ang mga pangkat ng tao na pinagmulan ng mga sinaunang kabihasnan. Tatalakayin natin ngayon ang dalawang sinaunang kabihasnang umusbong sa kontinenteng Asya, ang kabihasnang Mesopotamia at kabihasnang Indus. Tuon ng ating talakayan ang mga pangkat ng tao na pinagmulan ng sinaunang kabihasnan. Alam natin na ang pagkakaroon ng kultura, sariling pamahalaan, ekonomiya at relihiyon ay ang batayan ng sinaunang kabihasnan. Bigyang kahulugan muna natin ngayon ang ilang piling mga salita. Una, ang kultura. Ano nga ba ang kultura? Ito ay ang pinagsama-samang ambag, gawa at paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng mamamayan sa lipunan. Ang kabihas na naman, hindi na bago sa inyong pandinig ang salitang ito dahil tinalakay na natin ito sa nakalipas na aralin. Ang kabihasnan ay tumutukoy sa isang lugar na pinaunlad ng sinaunang tao na may sariling batas, ekonomiya, imbensyon at pamamahala. Ang pamahalaan naman ay isang pamunuan na nagpaumpisa ng sistema ng pamamahala na may layuning gabayan ang mga nasasakupang mamamayan. Bigyang kahulugan din natin ang ekonomiya. Tumutukoy din ito sa kabuhayan ng mga tao sa isang tiyak na lugar. Ang relihiyon, hindi na rin bago sa pandinig ninyo ito. Ito naman ay nagsisilbing gabay sa paniniwala ng isang tao patungkol sa isang makapangyarihang Diyos o tagalikha ng langit at lupa. Makikita ang kabihas ng Sumerian sa Mesopotamia na may limang pangkat ng tao na nakapagtayo ng imperyo sa lugar mismo ng Fertile Crescent. Alamin natin ulit kung ano ang ibig sabihin ng Fertile Crescent. Ito ay isang hugis buwan na matabang lupain kung saan nag-umpisang manirahan ang dati mga lagalag na Sumerian. Ito ngayon ang limang pangkat ng taong makikita o naninirahan sa Mesopotamia. Una, Akkadian. Ikalawa, Babylonian. Ikatlo, Assyrian. Ikaapat, Chaldean. Ikalima, Persian. Kilalanin muna natin ang Sumerian, kung saan sila ang unang pangkat. Sila ay binubuo ng iba't ibang uri ng tao sa lipunan, na ang pinakamataas ay ang Maharlika, na binubuo ng mga pari at opisyal ng pamahalaan. Ikalawang uri ng tao sa lipunan ay ang mga ngalakal at artisano. Ikatlong uri ng tao sa lipunan ay mga magsasaka. At ang ikaapat ang mga alipin. May karapatang magmamay-ari ng ari-arian, makipagkalakalan at tumistego sa mga paglilitis ang mga kababaihan. Sa pag-aasawa, ang mga magulang nila ang nakikipagkasundo sa kanilang mapapangasawa sa murang edad nila. Gamit ang isang matulis na kahoy o stylus, nagsusulat ang isang scribe o tagasulat sa isang basang luwad na tinatawag na clay tablet o luwad. Sa pagsusulat, pinatutuyo nila ito at inilalagay sa kanilang aklatan. Ang tawag sa pagsusulat na ito na may 600 pananda ay cuneiform. Mahalaga sa Sumerian ang pag-aaral. Ang kanilang mga asignatura ay ang batas, pagbasa, kasaysayan, matematika, paggawa ng mapa at wika. May mga medisina din,
panghuhula at astronomiya. Ang istrukturang ziggurat o templong may pitong palapag ay naipatayo nila. Sa pinakatuktok nito ay ang altar para sa kanilang Diyos. Nakapagpapatayo din sila ng isang dome, vault at rampa. At sila ang unang gumamit ng kalendaryong lunar na binubuo ng 13 buwan. Nakapagpatayo ng mga lungsod-estado ang Sumerian katulad ng mga sumusunod. Ur, Erech, Eridu, Nippur, Kish, Larsa, Lagash, at Uma. May kakayahang magsarili ang mga bayan na nabanggit na kontrolado ng isa o maraming Diyos. Ang kahilingan nila ay idinadaing ng mga tao sa kanilang Diyos o Diyosa. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng mga Sumerian, nagtatanim sila ng butil, gulay at dates, kambing, baka, tupa at loro ang inalagaan naman nilang hayop. Ang hayop ay ginagamit din nila sa pag-aararo, paghahabi ng lana at lino. Ang buto ng kakao ay ginagamit din bilang salapi. Ngunit, sa paglipas ng panahon, sila ay gumagamit ng tanso, tilak at ginto sa kalakalan. Mayroon na rin silang sistema ng panimbang at panukat. Pagsamba ng maraming Diyos o politeismo ang uri ng kanilang pananampalataya. Ang Diyos ng kalangitan ay si Anu. Ang Diyos ng ulap at hangin ay si Enlil. Ang Diyos ng tubig at baha ay si Ea. Ang kanilang Diyos ay lubhang makapangyarihan at walang kamatayan. Kayang magbigay pinsala kapag ito ay nagalit. Nag-aalay ng kambing o tupa bilang pagalang sa kanilang Diyos ang mga Sumerian. Dadako tayo ngayon sa ikalawang pangkat. Ito ay ang Akkadian. Sila ang ikalawang pangkat ng tao na nanakop sa mga Sumerian na pinamunuan ni Sargon the Great. Noong 2350 before Common Era, tinawag niya itong Imperyong Akkadian. Ang kauna-unahang imperador na nagtayo ng imperyo ay si Sargon the Great. Ang mga kultura at ambag ng mga Sumerian ay ginamit din ng mga Akkadian ayon sa kasaysayan. Ang sistema ng pagsulat ng Sumerian na cuneiform ay hiniram din nila. Ang kanilang salita ay ibinatay sa Semitiko. Ginamit din nila ang batas, paniniwala at pagsamba sa Diyos, panitikan, sining at teknolohiya. Gumamit din ang Akkadian ng selyo. Sinaramsin ang apo ni Haring Sargon ang pumalit sa kanya pagkatapos siyang masawi. Napalawak ni Naramsin ang kanyang imperyo hanggang makuha ang hilagang Assyria at dahil dito siya'y tinagurian bilang hari ng ika-apat na bahagi ng daigdig. Ngayon, dadako tayo sa ikatlong pangkat na nagtatag ng kabiyasnan sa Mesopotamia, ang Babylonian. Bakit nagkaroon ng panibagong pangkat? Dahil humina ang kapangyarihan ng Akkadian, kaya natalo sila ng pangkat ng Babylonian na pinamumunuan ni Hammurabi. Ano ang pinakamahalagang kontribusyon ni Hammurabi? Ito ay ang kodigo ng batas na tinawag na kodigo ni Hammurabi na naglalaman ng mga batas na sinasabing mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang batas na ito ay nakatala sa matatayog na bato sa gitna mismo ng lungsod na naglalaman ng 282 mga batas. Ang batas na ito ay ang batayan ng mga mamamayan sa pang-araw-araw nilang kilos at gawain. Ang pinakabatayan ng lipunan ng mga Babylonian ay ang pamilya. Ang mababang mga opisyal tulad ng gobernador, opisyal ng hukbo at mga sugo ay tinutulungan ni Hammurabi. Alam mo, sa ilalim ng gobernador ay naroon ang lokal na opisyal at hukom. Ang pag-unlad ng ekonomiya nila ay nakasalalay sa pangangalakal at pagkakaroon ng sariling negosyo.
ayon ito sa kasaysayan. Nagpatunay nito ay ang mga nahukay na libo-libong maliliit na silyo na pinaniniwala ang ginamit nilang salapi sa kanilang lugar. Gumagawa rin sila ng iba't ibang alahas na mula sa mamahaling bato at metal. Naniniwala ang mga Babylonian ng maraming Diyos, katulad ng paniniwala ng Sumerian. Ang kanilang pangunahin at pinakadakilang Diyos ay si Marduk. Isinasagawa rin nila ang iba't ibang ritual at pag-aalay sa kanilang mga Diyos. Lalakbay tayo ngayon sa ika-apat na pangkat ng tao na naninirahan sa Mesopotamia, ang Assyrian, na nanggaling sa hilagang kanluran ng Babylonia. Noong 900 before Common Era, nilusob ng Assyrian ang Babylonian at natalo nila ito. Itinuturing na pinakamalupit at agresibo sa pakikipaglaban ang mga Assyrian. Ang pangkat ng Assyrian ang pumalit sa pangkat ng Babylonia na nagtatag ng lungsod-estadong tinatawag na Assur, hango sa pangalan ng kanilang pinuno na si Ashurbanipal II. Nakatira sa mga magagandang bahay o palasyo na may tore, arko at monumento na gawa sa luwad at bato ang mga mayayaman. Sa kanilang pader, nakaukit ang magagandang nagawa ng kanilang hari, lalo na sa larangan ng digmaan. Ang kabisira ng Assyria ay ang Nineveh, na may mahahabang pader at tarangkahan na binabantayan ng kawal. Tinuturing ito na pinakamatibay at pinakamatatag na lungsod sa sinaunang panahon. Ang uri ng pamahalaan ng Assyrian ay autokrasya, nangangahulugang lubos na makapangyarihan sa lahat ng pamahalaan at pari. Ito lamang ang binigyan na kapangyarihan nilang Diyos na si Assur. Si Ashurbanipal ay nakapagtatag ng kauna-unahang aklatan na binubuo ng 200,000 tablitang luwad. Nagkaroon din sila ng kauna-unahang maayos na sistema ng pamamahala ng isang imperyo. Ang mga Assyrian ay mayayaman na masisilayan sa kanilang pananamit at kagamitan. Ang yaman nila ay mula sa kanilang pananakop ng mga lupain at paniningil ng buwis. May maayos silang kalsada, serbisyong postal at matatag ang kanilang hukbong sandatahan na nagprotekta sa kanilang kayamanan. Naniniwala sila sa maraming Diyos, tulad din na Ishtar, Marduk at iba pang Diyos ng Mesopotamia. Aalamin natin ngayon ang pangkat ng Chaldean. Tinagurian silang inapo ng mga Babylonian na pinaniniwalaang ikalawang Babylonian dahil sila ang pangkat na natalo ng mga Assyrian. Itinatag nilang muli ang lumang lungsod at muling ginawang kabisera ang Babylonian na pinamumunuan ni Nabucodonosor, isang rebuilding gobernador ng Babylonia na tumalo sa Assyria. Nagtatag sila ngayon ng kanilang lungsod na may pader sa labas na may habang 24 na kilometro. Ang Chaldean ay may mataas na antas ng pamumuhay na makikita sa magagandang bahay nito, lalo na ang palasyo ni Nebuchadnezzar II na napapalamutian ng malas salamin na laryo na hango sa inhinyera at arkitektura ng Babylonia sa pagtayo ng bahay at palasyo. Ang Itemenanki ay tawag sa pinakamataas na ziggurat na naipatayo din nila. Mahusay din sila sa larangan na astronomiya at astrolohiya o horoscope na nagsasaad ng kapalaran ng tao base sa bituin sa langit. Si Nebuchadnezzar ang pinakakilalang leader ng Chaldean. Siya ang pumalit sa namatay na si Nabucodonosor. Napabagsak niya ang Jerusalem sa kanyang pamumuno at libo-libong mga Hudyo ang ginawa niyang alipin sa Babylonia na tinawag niyang Babylonian Captivity. Naiwasan niya ang pagbaha dahil sa pagpapagawa niya ng dike at kanal. Nakapagpatayo din ng hanging gardens para sa kanyang asawa. Ang hanging gardens
ay hinahangaan hanggang sa kasalukuyan at isa ito sa Seven Wonders of the Ancient World. Natutustusan ang pangangailangan ng mga mamamayan at sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagsasaka. Nagpayaman din sa kanila ang kanilang pananakop ng lupain. Ang bagong sakop nilang lupain ay pinamumunuan ng magagaling na kabataang pinili nila. Tinaguri ang Stargazers at Babylon, ang mga Chaldean dahil sa astronomiya. Ang pagtingin sa bituin at konstelasyon upang malaman ang kapalaran ng isang tao. Nagmula rin sa kanit ang 12 zodiac signs na nakapaloob sa araw ng kapanganakan ng isang tao. Ngayon, kilalanin natin ang panghuling pangkat, ang Persian. Humina kasi ang hukbo ng mga Chaldean nang masawi si Nebuchadnezzar, kaya nasakop sila ng mga Persyano na galing sa Persia o Iran ngayon. Nagtayo sila ng Emperyong Achaemenid na pinamunuan ni Cyrus the Great taong 559 before Common Era. Ang Chaldea ng Mesopotamia at Medes ay napasa ilalim din nila. Nakuha rin nila ang Asia Minor, ito yung bansang Turkey ngayon, sa pamumuno ni Darius the Great, anak ni Cyrus the Great, hanggang umabot sa India ang kanilang nasakop. Sila ay may magigiting na mandirigma at matatalinong pinuno. Si Cyrus the Great ay naging mabuting pinuno dahil hinayaan niyang mamuhay nang naaayon sa batas ng lupain ang kanilang sakop. Ayon kay Cyrus, nararapat na pantay ang batas sa lahat ng tao. Ang satrapy o lalawigan ay nagsimula sa kanila na may iniloklok na tagamasid na siyang mata at tainga ng hari, na nagbabantay sa bawat satrap o mga gobernador ng lalawigan. Ang mga bihag na Hudyo ay pinalaya ni Darius the Great at pinahintulutang magtatag muli ng kanilang templo at pader sa Jerusalem. Si Darius ay tinaguri ang hari ng mga hari dahil sa mabuti niyang pamumuno. Ang Zoroastrianismo o Mazdaismo ay ang paniniwala o relihiyon ng mga Persyano na mula sa turo ni Zoroaster na naniniwala kay Ahura Mazda, ang pinanggalingan ng busilak na kaluuban, kabutihan at katotohanan. Ang pinagmulan namang ng kadiliman at kasamaan ay si Ahriman. Mamimili ang mga tao kung sino ang papanigan at paniniwalaan. Ang pumili ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at makakaranas naman ng hirap at kadiliman ang pumili ng kasamaan. Pinalitan si Darius the Great ng anak niyang si Xerxes pagkatapos niyang mamatay. Ang pamumuno ni Xerxes ay taliwas sa kanyang ama, kaya unti-unting nagrebelde ang mga satrap sa pamamalakad nito hanggang sila ay natalo ng isang malakas na pinuno na si Alexander ng Macedonian. Tatalakayin natin ngayon ang kabihas ng Indus. Natalakay na natin ang pinagmulan ng kambal na lungsod na Mohenjo-Daro at Harappa sa nakaraang module. Susuriin naman natin ngayon ang kanilang lipunan, pamamahala, ekonomiya, paniniwala at relihiyon. Ang mga selyo na nakaukit ay isang palatandaan na sila ay may maunlad na kalakalan na, na natagpuan sa kanilang lugar. Nagsisilbing pananda ng kanilang paninda ang mga silyong natagpuan. Natataglay din sila ng kahusayan sa larangan ng iskultura at arkitektura na masisilayan sa dalawang lungsod na may maaayos na daan na pantay-pantay sa bawat isa o grid pattern. Mayroon din silang pampublikong paliguan, balon at kanal sa ilalim ng mga daan. Ang mga paring nagsilbing tagapamagitan ng tao at ng kanilang Diyos ang namumuno sa mga Dravidian. Patunay nito ay ang pagkakaroon ng maayos na sistema ng mga lungsod at ang mataas na kaalaman sa matematika. Ang ikinabubuhay ng mga Dravidian ay ang pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Nakipagpalitan din sila ng kanilang ani tulad ng bulak, butil at tela.
kapalit ang mga bakal, mamahaling bato at tabla mula sa kanlurang bahagi ng Pakistan. Naniniwala sa maraming Diyos ang mga Dravidian, kagaya rin ng ibang kabihasnan. Naniniwala silang banal ang baka, kaya sinasamba nila ito ayon sa kasaysayan. Narating ang tugatog ng kabihasnan noong 2000 before Common Era. Ngunit ayon sa kasaysayan, unti-unting humina ito na pinapalagay na may dumating na unos sa lugar nila, katulad ng pagbaha, pagputok ng bulkan o paglindol. Kaya't nawala ang kanilang binuong pamayanan. Sana naunawaan ninyo ang limang pangkat na nakapagtatag ng imperyo sa lugar ng Fertile Crescent sa kabihas ng Mesopotamia. At kabihas ng Indus naman, ang sinaunang taong naninirahan dito ay tinawag na Dravidian. Salamat!